Pakiramdam ng undefeated former WBA interim junior featherweight champion na si Rais Alim ay para daw siyang Marvelous Marvin Hagler. Sa mga amigos nating di nakakaalam, Marvelous Marvin Hagler, isa po yan sa Fabulous Four noong dekada 80. Kahilera ang mga pangalang Sugar Ray Leonard, Roberto Duran at Thomas Hitman Hearns. Pero balik tayo kay Rais Alim na may kartadang 18 wins, no losses, no draws with 12 knockouts at nakapagtala na po ng 7 straight knockout wins. Ayon sa kanya mga amigos, parang Hagler nga daw siya dahil wala daw gustong pumalag sa kanya sa mga kampiyon sa 122 or junior featherweight division. Lahat naman daw ng pakisuyo sa kanya ay ginagawa niya. Lumaban sa mababang presyo, lumaban sa mas mapapanganib na kalaban at magpamalas ng mahusay na performance. Pero wala pa rin daw nagme-mention sa kanyang pangalan at magpahayag na interesadong labanan siya. Ano daw ba kailangan niyang gawin? Tumawag ng senador sa Las Vegas at humingi ng tulong. Tanging gusto lang naman daw niya ay labanan ng pinakamahuhusay sa kanyang division. Target ngayon ni Rais Alim kung sino ang mananalo. Kina Unified WBA IBF Junior Featherweight Champion Murojon Akhmadaliyev at Ronnie Rios. Gusto rin daw niyang labanan kung sino ang mananalo sa unification ni na Stephen Fulton at Brandon Figueroa sa November 27. Yan daw po ang mga gustong laban ni Rais Alim. At kung di daw po yan matutupad mga amigos, aakyatin niya na daw ang boogeyman ng featherweight division na si Emmanuel Navarrete. O kaya naman hintayin ang pag-akyat ni The Monster na Oya Inoue sa junior featherweight. Hindi naman daw sa minamaliit niya ang kanyang susunod na makakalaban na si Eduardo Baez. Pero sa estado daw po ng kanyang karera sa ngayon mga amigos, title fight ang kanyang kailangan. Pero sa halip, heto't kanyang makakalaban ng isang boksingerong wala man lang sa rank ng WBA. Sa iba pang balita mga amigos, nakatakdang undisputed junior welterweight championship ni na Josh Taylor at Jack Catterall sa Disyembre kansilado na po. Dahil nagtamo daw po ng knee injury ang undisputed champion na si Josh Taylor. Ikinalulungkot ni Taylor ang balitang ito, lalo na sa kanya mga fans na alam niyang susuporta sa kanya sa mismong venue. Pero syempre kinakailangan daw ay 100% siya para maipakita ang kanyang best sa laban. Kumbaga hindi niya pwedeng ipilit ang sarili kung may iniinda. Samantala, WBA welterweight super champion Yordanis Ugas tinawag na walang palabra de honor ang organisasyon ng WBA. Ito ay matapos hindi pagbigyan ang kanyang request na rumekta agad kay WBC and IBF Unified World Welterweight Champion Errol The Truth Spence para sa isang unification. Sa halip ang gusto nga pong mangyari ng WBA ay lumahok si Yordanis Ugas sa isang four-man tournament upang makapagdeklara na ang WBA ng iisang champion lamang sa welterweight division. Hindi ito nagustuhan ni Yordanis Ugas kaya't bumanat ito sa kanyang social media account. "When I spoke to you on the phone, you said you wanted the best fights for me. Fight Pacquiao or unify fight with Spence. How he gives me his words and then this happens. Something like that is only done by men without honor." Ang tinutukoy po ni Yordanis Ugas dyan mga amigos na kanyang kausap ay si Gilberto Mendoza ng World Boxing Association, ang presidente ng WBA. So matapos talunin ni Yordanis Ugas ang isang legend, ang isang icon na si Manny Pacquiao, ano sa palagay nyo mga amigos? Nababastos nga ba si Yordanis Ugas ngayon ng WBA? Ano man ang inyong reaksyon, welcome sa ating comment section. Alright, so hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli. Adios amigos. Walang preno baby baby.